PLDT High Speed Headers, hindi papayag na tuluyan silang malagdag, kaya ibubuhos na talaga nila ang lahat ng kanilang makakaya. Signal HD Spikers magiging KJ sa pamamagitan ng pagdamay sa kanilang sister team at hindi basta-basta nalang ibibigay ang panalo. What's good, PBL fans? It's nice to be back with you here on Powerhouse Volleyball PH. Kindly do subscribe to my channel at pakihit na din ang notification bell para ma-notify ka sa aking mga bagong uploads. Para sa ating huling sagupaan ngayong araw na ito, April 20, 2024 in preliminaries, sister teams PLDT High Speed Headers will be matching up against Signal HD Spikers. Hindi naging maganda ang resulta ng kanilang mga pinanggalingan na laban dahil na double kill at na sweep lamang sila sa parehong araw. Una na nga dyan itong Signal na talaga nawala ng koneksyon sa isa't isa at hindi nakaporma sa Petrogas na buong buo ang loob makuha ang panalo. At kitang kita naman sa scores na hindi man lang pinaabot sa 20 plus ang HD Spikers dahil sa dominance ng Angels. 25-13, 25-18, and 25-17. Naging malaking factor ang swabbing sets na biteranang si Janelle Cheng, kaya siya ang hinirang na player of the game na nakapagtala ng 12 excellent sets. Ikalawa naman sa pinabagsak itong PLDT na hindi din makapaniwala kung paano umabot sa sukdulan na winalis lang din sila ng Charity Go Crossovers, 25-22, 25-16, and 25-20, na kung saan hindi talaga napigilan ng High Speed Headers si Aya Daslea Laure na nag-back-to-back POG pa matapos mag-chip in ng 12 points para sa crossovers. Matapos ang pagkaharap ng sister teams na Creamline vs. Choco Mucho, ay may mga naglabasa na chismis na di o mano may sagip kapamilya na naganap na wala namang kasiguraduhan. Pero ang sigurado sa tunggalian na ito ng sister teams din, which are PLDT vs. Signal, ay ang patalbugan ng mga pambatong outside headers na magkabilang kupunan na sina Cez Molina laban kay Savannah Davidson. Patibayan ang depensa sa taas ng dalawang best middle blockers sa magkaibang conferences na sina Riri Meneses laban kay Maji Baron, excellent playmakers na parehong pasok sa top 5 best setters na sina Jel Cayuna laban kay Kim Pajardo, at ang pinakahuli ang ipisa ng dalawang multi-awarded and former national team liberos na masasabi natin best of the best, at yun nga ay walang iba kundi sina Don Makandili Katindig and Kath Arado na alam naman natin bihira lang sila mapatayan ng bola sa harapan nila. So sino kaya sa sister teams na ito ang uuwing panatag ang loob at magkakaroon ng happy weekend? Will it be the PLDT High Speed Headers na determinado maipanalo ang dalawang natitirang laban at lalong ilulugmok sa lusak ang kalaban na out of contention na? Or it will be the Signal HD Spikers na may kaya pang ilabas at ipapakita na kahit hindi na nila madedepensahan ang kanilang bronze medal, ayaw pa din nilang mapatalo? Kaya naman tutukan na lang natin kung kaninong connection ba ang mas magiging stable and strong. Mamaya na po yan, roughly around 6 PM. At dito na nga po, nagtatapos ang ating video. Thank you so much for watching. Kindly do subscribe to my channel at pakihit na din ang notification bell para ma-notify ka sa aking mga bagong uploads.